Tuloy pa rin ang ilan nating kababayan sa France sa pagdiriwang ng pista ng Santo Niño sa kabila ng banta ng Omicron. Kumustahin natin ang COVID-19 situation doon sa report ni Dick Villanueva. Rise and shine, Dick! Kahit umaabot sa 282,000 na kaso ng Omicron variant COVID-19 ang naitatala kada araw sa bansa, hindi naging hadlang sa mga deboto ni Senyor Santo Niño na ipagdiwang ng mga OFW ang taunang sinulog festival sa Paris, France. Sa Iglis Jean Chantal sa Saint-Cloud, ginanap ang nasabing pagdiriwang. Kapuna-puna na hindi na ipinaiiral ang health protocol, lalong-lalo na sa social distancing, dahil ang lahat ng upuan sa loob ng simbahan ay okupado, subalit ang lahat ay nakasuot pa rin ng face mask habang isinasagawa ang banal na misa. Ang nakaugaliang pagsasayaw ng mga deboto sa imahe ng Santo Niño ay mahigpit na ipinagbawal ng simbahan. Pinupuntahan na lang ito ng pari ang mga dalang imahe ng Santo Niño ng mga deboto para binindisyonan ito sa kanilang kinauupuan. Hindi lang sa Paris, maging sa Principality ng Monaco, ay ipinagdiwang din ng mga iba't ibang Filipino Association ang sinulog festival sa Chapel de Carme. Samantala, sa kaso naman ng Omicron variant COVID-19, ay marami sa mga Pilipino ang nagpositibo. Ngunit wala namang naitala na nasawi dahil sa karamihan sa kanila ay kumpleto sa bakuna. Kahit nag-anunsyo na si Prime Minister Jean Castex na sa January 24 ang simula ang mahigpit na pagsasabatas ng vaccination pass. Sa February 2 ay lifted na ang pagsusuot ng face mask sa publiko, gayon din ang pagtatapos ng work from home. At sa February 16 naman ay pahihintulutan na ang standing consumption sa mga bars, gayon din ang pagbubukas muli ng discotheque at standing concerts. Mula dito sa Paris, France, Dick Villanueva para sa Bayan.